Yo, Cycling Chef, good morning. Recovery ride ko ngayon, easy riding lang tayo. At sometimes when we're doing some easy riding, sabi ng coach ko, it's a good chance para maski pa paano makapag-practice din sa gravel. Daan na to papuntang Haduan Bridge. Maganda rin siyang ensayuhan kung pag-uusapan po yung skills, no? Although maiksi lang po siya, pero kapag ka matindi po ang sikat ng araw, tuyo-tuyo po yung buhangin dito o yung lahar. Kaya mahirap din siyang padyakan actually. Kinakailangan mong pumidal talaga kasi kapag ka hindi, pag nawala yung momentum mo, pwede kang sumempla. Ako po, tip ko, kung bago pa lamang kayo nag-gravel, malapit kayo dito sa Clark, so pwede kayong mag-practice dito. Kami po, nung bago rin, dito rin kami nagsisimula, yan yung mga ilan sa mga unang ruta na pinupuntahan natin na malapit lang sa Clark. Alright, ang gravel bike ko nun, salsa pa yata nung huling makapunta ako rito. Ah, oo, yun yung una pala, sorry. Tapos, nung mayroong bagong bike si CJ Mac, yun, dinala ko siya rito. Yun yata yung unang gravel ride niya, introduction dun sa gravel niya. Shoutout CJ Mac, Daddy CJ pala, congratulations sa... inyong newborn baby. Yun, dito tayo sa Haduan Bridge at ito yung Sacobia River yan, papuntang, alam ko ito papuntang Sacobia River. Tapos yan, merong pwede kang bumaba dyan, yung unang ride ko na dito, bumaba ako dyan doon ang daan, may daan doon, kaya lang akay talaga yung bike. So yun, wala lang, na-share ko lang mga kapadyak. Ito guys, para kang makababa, yan yung daan. Pero not today. We'll be right back.
yun. Ito pa tayo sa ibang mga off-road o gravel route around Clark. May gusto kayong batiin. Bumati na kayo. Okay, shout out po. Shout out po sa mga taga Mexico diyan. Mexico Pampanga. Opo, okay. San Pablo po. San Pablo, opo. Mexico. Humalayo-layo rin 'yon, ha? Opo. Sige, ingat, ingat. Right safe po, right safe. 'Yon, that's Haduan Bridge. Medyo naninibago lang ako dun sa 700 by 35C. Pero okay naman siya. Na-handle naman natin. Tignan pa natin sa iba mga off-road o gravel route dito sa Clark. Pasok tayo dun sa per section ng gravel dun sa PCF. Actually, gagamitin din ulito ng PCF this coming 2023 of March. Balik tayo dun kasi makapag-practice tayo dun sa dirt at saka sa sand. Ito pa mga kapadyak, no? Isa pang area na kung saan malapit lang siya sa Clark. Actually, nasa loob pa rin siya ng Clark. Nasa may gilid lang siya ng SCTEX. Maganda. Pag-practice tayo. Lalim. Sige, mag-i-effort ka talaga dito. Lubog ako. Hirap. Nakatambak lang kasi. At least napuntahan natin, no?
Ayun, lumipat tayo sa taas kasi itong itaas na to matigas-tigas na siya kasi nadaanan na ng backhoe. Grabe din yun, pinawisan ako. Aldi na tayo sa ilalim ng New Sacovia Bridge. Yan, doon na tayo dadaan sa may solar farm. Well, kahit na nakakatakot at mahirap, siyempre, it's all for the fun. Saya rin. Ayun yung solar farm. Simento na dito. Dati off-road na off-road yung park na to. Guys, balik na tayo sa sasakyan. Tapos na po yung recovery ride natin. Almost 1 hour and 30 minutes na tayo. We still have 4 minutes to go. Sakto na yun, pabalik sa kotse. O, tama talaga si Coach Mike eh. Shoutout Coach John Mike On of Team On Triathlon Coaching. Bali, sayang din kasi nagre-recovery ride tayo. Tapos if we have a chance na makapag off-road kasi nga ang upcoming race natin is gravel. Nag-gravel na po tayo mga kapadyak. Yun guys, tapos na po yung ride natin. 1.5 hour. Easy riding lang with some tempo increases na ginawa natin sa ibang part na off-road or gravel or some dirt and lahar mga kapadyak. Gusto ko lang i-share sa inyo yung tip din sa akin at tinuro din sa akin ni Coach John Micon. Ang ganda ng tinuro niya eh, kasi usually we do some specific training or specific workout indoors kasi may mga pagkakataon na lalo na yung mga high intensity effort or mga intervals o specific na dapat mong ma-hit yung power, ginagawa namin siya indoors. Pero pagka yung mga easy riding, sabi niya, paminsan-minsan, for skills at saka para din maging familiar dun sa off-road, yung mga easy riding, paminsan-minsan, pwede mo siyang gawin sa gravel o sa off-road. Kaya kanina, easy riding lang tayo, tapos with some, yun nga, increases, some tempo increases, bali ginawa po natin siya, yung ilang parts sa off-road. Sineshare ko din po sa inyo, no? Kasi mayroong mga bagay, may mga intervals, kailangan mo siya gawin na very specific. Kaya kuminsan maganda siyang gawin sa indoor or sa Swift. Pero yung mga ganito, easy riding lang naman, maganda rin siyang gawin sa off-road mga kapadyak. So yun, that's our ride for today. That's our vlog for today. Sana may natutunan po kayo. If you like this content, please give it a thumbs up. At kung di pa po kayo nakasubscribe, please consider subscribing. Gumagawa ako ng mga cycling content at paminsan-minsan mga cooking content since I'm a chef by profession. Ride safe, eat healthy. God bless you all. Maraming salamat po. This is the Cycling Chef.